pero okay, we create some questions na talagang mind-boggling, na talagang will test kung gaano kagaling ang ating mga candidates. Because as we can see, there's still a weakness in terms of personality, but tonight, we've seen their talents outstanding. But this time, we're going to check their intelligence quotient. Are you ready, candidate number one? Sure. Kailangan handa tayo. This is your question, candidate number one. Just wanna check. Sino ba dito ang mga nagmahal? Everybody, taas ang mga kamay. Mga nagmahal! Pero nasawi. Pinagpalit. At pinagsabay. Everybody, taas ang mga kamay. This is your question. Again, number one. Ano ang mas masakit? Ang pinagpalit o ang pinagsabay? Again, number one. Answer the question. Okay. Ano daw po ba ang mas masakit? Ang pinagpalit o yung pinagsabay? Definitely, yung pinagpalit. Dahil una-una sa lahat, mas nakahanap siya ng mamahalin niya at deserve sa pagmamahal niya. Pag sinabi natin pinagsabay, ibig sabihin, pwede kayong pareho niyang mahal dahil hindi lang siya makapili. Pero pag sinabi niya, pinagpalit ka, ibig sabihin, hindi ka nilang mahal. Kahit anong effort mo, kahit anong bato ng pagmamahal mo, kapag ang tao ay nagsawa sa'yo at hindi mo naibigay ang tamang pagmamahal para mahalin ka niya, definitely, ipagpapalit ka niya at papakitaan niya na mas merong pang deserve na tao na pwede kumalit sa position mo. Maraming salamat po. Kaya naman, judges, review your scores. So, again, number one, let us check kung paano niya sinuksa ang ating question. Your scores, 9.5. Thank you so much, candidate number one. Kung, judges, are you ready? Kung magkapatid ang magnanakaw at sinungaling, sino sa palagay mo ang kanilang mga magulang? Again. Kung magkapatid ang magnanakaw at sinungaling, sino sa palagay mo ang kanilang mga magulang? Okay. Kung ang magkapatid daw po ay ang magnanakaw at sinungaling, sino nga po ba ang kanyang magulang? Ang magulang po nila ay isang demonyo. Sapagkat walang po matinong tao ang magbibigay ng masamang pag-uugali sa kanilang mga anak. Walang ibang halag ang magulang, kundi mapabuti ang kanilang mga anak. Kaya naniniwala po ako, demonyo ang kanilang mga magulang. Maraming salamat po. Thank you so much. Let's check your scores, judges. 8.5, 9, 8.7, 9. Thank you so much, candidate number 2. Here's your question. Sino sa palagay mo ang may kasalanan? Ang iniwan o ang nang-iwan? Again, sino sa palagay mo ang may kasalanan? Ang iniwan o ang nang-iwan? Well, sino po ang may kasalanan, yung iniwan o yung nang-iwan? Sa totoo lang po, pareho silang may kasalanan. Pero ang mas may kasalanan ay yung iniwan. Dahil ikaw, na tao ka, kung ikaw gumagawa ng mabuti at magandang makikisama mo dun sa karelasyon mo, hindi ka niya iiwan dahil ikaw ay may mahal na mahal mo siya. Pinakikita mo sa kanya ang lahat ng gusto niya. Binibigyan mo siya ng kung anong gusto niya. Pinakikita mo sa kanya ang pagmamahal mo. Kaya kanya iniwan dahil hindi niya naramdaman sa'yo, hindi niya nakita sa'yo ang gusto niya makita at tunay niya nararamdaman. Gusto niya maramdaman sa'yo. Maraming salamat. Get my judges, your scores! 9.3, 9.5, 9, and 9.3. Thank you so much, Odessa Jones. Kung ang mundo ay bilog, kung ang mundo ay bilog, bakit sinasabing may apat na sulok ang mundo? Again, kung ang mundo ay bilog, bakit sinasabing may apat na sulok ang mundo? Kaya naman, Alex Consangano, answer the question. I don't need to pretend that I know anything under the sun. Rather, answer your question directly to the point without using necessarily and memorizing term because my answer is compound. Kung ang mundo nga daw po ba ay bilog,
bakit meron niya daw po bang apat na sulok ito? You know what? Yung isinilang tayo sa mundo, ang buhay po natin ay parang isang mundo. Tayo po ay bilog. Dahil minsan hindi naman po laging nasa ibaba at hindi lagi po nasa itaas. Iikot at iikot ang buhay mo upang masabi mo na ikaw ay matagumpay na tao. Ngunit, bakit nga daw po ba may apat na sulok? Simple lamang po. Upang tayo ay matuto. Dahil lagi po natin tatandaan na hindi ka lamang po gigitna, pupunta ka rin sa apat na sulok upang maunawaan mo kung ano ba ang iyong pagkakamali. At kapag nalaman mo na yon, ang apat na sulok na iyon, tayo po ay matututo sa ating buhay. Because your life is more meaning powerful if you will be the answer of someone else's prayer. Thank you so much. Maraming salamat. Our candidate number 4. Kaya naman, judges, reveal your scores. 8.7. 9.7. Congratulations, our candidate number 4. Dal-dal nga lang. Kailan mapapatigas ang mga malalambot at kailan mapapalambot ang mga matitigas? Candidate number 5. Answer the question. Okay, maraming salamat po sa pakatarantadong katanungan. Sasagutin ko po yan sa akin, kinigisna niyo po ang wikang Tagalog para maintindihan po ng mga kabataan, lalo-lalo po sa mga basta ng walang pinag-aralan. Ano rin yung tanong? Kailan mapapatigas ang mga malalambot at kailan mapapalambot ang mga matitigas? Okay. I believe kung kailan daw po ba mapapatigas ang malalambot, ikukumpara ko po sa aming sarili o sa mga LGBT community. Dahil sa mga matitigas niyong pananalita, doon po kami nanlalambot ng aming kakayanan. Pero sa ganon, ang inyong panglalambot o panglalait, lalo kaming tumitibay sa aming kakayanan. Because I believe, ladies and gentlemen, hanggat ganito ang aming itsura, hanggat wala kaming tinatagpakan o inagablado dito sa ating mundo, mananatili kami tao dito sa ating mundong ginagawa. Because I believe, ladies and gentlemen, many individuals have different perceptions regarding this matter. And as an individual, I have my own opinion. Thank you so much. Yes! Okay, judge. 9.7. Perfect 10. And 9.7. Congratulations. Oh, ang pangit sa mga nagmamaganda. At ano ang maganda sa mga nagpapapangit? Again, ano ang pangit sa mga nagmamaganda? At ano ang maganda sa mga nagpapapangit? Okay, si isang simple tayo nagkatanungan na nangangailangan lamang pwede ng isang simple ngunit mas magkabuluhang kasagutan. Dahil sa pagkakataon pong ito, nais ko lamang pong imukahi sa pagkalahatan na wala pong tama o mali ang maipitiwang kasagutan ng bawat kandidata. Ito po ay isa lamang opinion hinggil sa lawak ng aming pangunawa. Pagbaybay sa katanungang naiatang sa aming mga balikat ng ating puno ng kinapalan. Ngayon, ang katanungan ay umihintayog sa ganitong pamamaraan. Ano ang pangit sa mga nagmamaganda? At ano naman ang mga maganda sa mga nagpapapangit? Okay, simple lamang po. Isang aspeto ay tinatawag natin karakteristik ng isang tao. Ito ay ang pag-uugali mo. Bakit? Sa mga sandaling sinabi mong pangit ka at nagmaganda ka, ibig sabihin, lalabas ang aspeto ng pag-uugali mo. Kaya ka nagmamaganda, ibig sabihin, nagmamalaki ka sa mga taong nakakaselibuha mo sa pang-araw-araw. Ikinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Nagmamaganda ka, hindi dahil sa angat ka sa iba, kundi dahil sa kinukumpetensya mo sila. Bakit naman lumalabas na maganda ang mga nagpapapangit? Or bakit naman lumalabas na maganda yung mga pangit? Simple lamang po. Same thing as it. Reciprocal of that way. Kasi nga, ang ugali ng isang tao, hindi mo masasabi kapag ikaw mismo
na kasalamuha ka ng mas angat sa'yo, hindi ka papayag na mas angat sila sa'yo. Ibig sabihin yan, you feel envy to everyone na mas greater sa'yo. Solely talking into our minds. Sa mundong ito, walang isa nilang na malakas at mahina, walang mataas at mababa. We are all equally divided. Because we are living in this world with totally equal, with one God. Thank you so much. Yes! Thank you so much! Candidate number 6, grab. And how our judges scores you on your interview? 9.5, 10, 9, and 9.7. Thank you so much, candidate. Boy Abunda is very famous of his questions sa kanyang mga, of course, TV interview. This is your question. Lights on or lights off? Okay. I think lights off. Bakit? Dapat hindi lang natin ginagamit ang ating mga mata o ating physical na mata makakita ng isang bagay. Minsan matuto nating makita ang totoo at iwanan sa dilim tulad ng ating pagkatao. Maraming mga bagay na dapat madiscover tayo sa mundong ito. Maraming mga bagay tayo na dapat tignan natin. Minsan ginagamit ang puso, hindi ang ating mga mata nang makita natin ang totoong realidad ng buhay. May mga pagkakataon na hinihingi na marinig natin kung ano ang sinasabi ng panahon. Hindi lang dapat natin makita. Minsan, may mga matang makasalanan kumpara sa pusong nangungulila at nagsasabi ng katotohanan. The more you talk, the more you mix it. Thank you. Thank you so much, Sir Gavin. Grabe. Jolly, dudot sa top. Jujut, Joas, isa naman. Kaya naman, judges? Review scores. 9.5, 9.7, 9.7, and 9.7 for Ryan River Maya. This is your question. Kailan nagiging tama ang mali at kailan nagiging mali ang tama? Again, kailan nagiging tama ang mali at kailan nagiging mali ang tama? Kaya number 8, answer. Ladies and gentlemen, sa kanyang katanungan, hinihingi mo ang opinion. So, wala mali o tamang kasagutan mo tawis sa akin, makabing ito yung paong opinion lamang. Ngunit ang katanungan, humihindahan sa itong pamaraan. Kaya nga daw po nagiging tama ang mali at nagiging mali ang tama. For me, bilang isang LGBTQ community dito sa ating mundo, alam ko po, bilang isang bakla, mali ang mamahal ng kapwa bakla. Ngunit bilang isang bakla, nagiging tama po ang pagiging mali sa amin dahil kami lang ay nagmamahal ng aming na aming nararamdaman. Dito sa mundo, walang perfectong tao, ngunit yun ang aming nararamdaman. Yun lang po ang aking magandang kasagutan tungo sa magandang tumpak na katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat, Marian River Maya. Kaya naman, judges, review scores. She's speaking of love. Ayan, nang katulad namin may katlong lahi. Let us check how your answer affects our judges. 8.5, 9, 9.3, and 8.7. Thank you so much. Talagang buenas to yan. Yeah. Let us check how are you going to answer this mind-boggling question. Isang nobela at pelikula ang nagsasabing Bata, paano ka ginawa? But this is the question. Bakla, paano ka nga ba ginawa? Kinaman Barbingon, bakla, paano ka nga ba ginawa? Okay. Sa isang lumela at bula na naniniwala or pinapaniwalaan ng karamihan na bata, saan ka nagmula? Sa amin ng mga kabaklaan, bakla, saan ka nagmula or paano ka ginawa? Ginawa kaming mga kabaklaan dahil sa pagmamahalan ng aming ina at ama at hindi dahil sa diskriminasyon na nalalamasan ng bawat tao dito sa mundo. Dahil kaming mga bakla, yung po sa inyong kalaman, kami din po ay tao.
kagaya ng mga babae at lalaki, nilalang din po kami ng buong may kapal, bilib na ng buhay, upang magkaroon ng purpose. And I do believe that being gay is not just a diminish in our humanity. Dahil ang pagiging bakla po ay mayroong dahilan kung bakit kami ginawa dito sa ating mundo. Dahil hindi lamang po para sa babae at sa lalaki na bibilang ang kamunduhan. Dahil kung wala po kaming mga kabaklaan, hindi po magiging balanse ang ating mundo. And I do believe, ladies and gentlemen, that we gays are supercalifragilistic espialidocious. If a man can do, we can do it better. And if a woman can do, we can also do. That's why all of us has a name and all of us has a pantay-pantay na kalamanan dito sa ating mundo na walang dapat nilalaib dito sa ating pinatatayuan dahil naniniwala po ako na kaming mga kabaklaan ay hindi mabubuo kung hindi nagmahalan ang aming ama at ang ina. Yun lamang po at maraming maraming salamat. Thank you so much, Barbie and Forciasa. 9.3 and 9.5. Thank you so much, Barbie and Forciasa.